Do we have for you? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating channel. Ang topic po natin ngayon ay magtatanim po tayo ng luya. So itong luyang pong ito ay itatanim po natin sa container. Sa paso po siya. So ito po ay experiment video lang po. First time po natin gagawin. So ito po yung itatanim nating luya. Extrang luya lang po ito. Ganito dapat daw yung ano itatanim. May mga mata siya. Ito yung mata-mata niya. Dito mag-sprout yung bagong tubong luya. So itong napili natin, medyo madami siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Check natin kung mapapadami po natin ito. So dito maghukay lang tayo ng konti dito sa pot po niya. Tapos ilalagay lang po natin ganito. Huwag daw po masyadong malalim. So yung katamtaman lang po. Tapos after po nun ay tatabunan po natin. So yan, after matabunan, didiligan po natin. Tapos i-check po natin sa mga next video kung ano po yung magiging update po dito, kung makakapagpatubo po tayo. A few moments later. Update po sa ating luya. Bali 25 days po ito since tinanim po natin yung luya. So yan, may tumubo na rin po. Tapos meron din po tayong isa pa po dito. Kaka-start lang lumabas. Dalawa yung lumabas niya. Meanwhile, update po sa ating luya. Bali day 40 po ito since tinanim po natin. Bali may dalawa po tayong container dito. Itong first na container, ito po yung sa first part ng ating video. Bali dalawa po yung tumubo. Tapos ito naman po yung sa second na paso. Tinanim po natin ito the following day. Pero ito mas nauna pa siyang tumubo kaysa dito sa first po nating tinanim. So check po natin sa mga next na video kung may mga tutubo pa po dito. Update po sa ating luya. Bali 2 months po ito since tinanim po natin yung luya. Ito po dating mag-isa po niya. Ngayon po ay may mga lumabas po na anak niya. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tapos ito naman po dating dalawa. Ito po yung bagong labas. So naging tatlo na sila. Update po sa ating luya. Bali 3.5 months na po ito since tinanim po natin. Ito po, napakahaba na po ng ating luya. Matangkad na po. Tapos napakadami ng lumabas na mga additional na luya. So ito po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, tapos may bagong usbong ulit, walo. So mga 2 months pa siguro or 3 months, makakapag-harvest na po tayo. Isang sign na pwede na pong mag-harvest ay pag nag-dry na po itong mga dahon ng luya. Ibig sabihin po nun ay good to harvest na po. Update sa ating luya. Bali, tinanim po natin ito nung mga June 15, 2020. Ngayon po, January 15, 2021 na po. So parang 6 months na po siyang nakatanim sa ating paso. Yung dahon po nito, nag-dry na. So isang sinyalis na pwede nang i-harvest po yung tanim po natin na luya ay pag naging dry na po yung mga dahon. So nag-start na po silang mag-dry. So i-check po natin kung mayroon po tayong maha-harvest na luya.
bali ito po yung laman po ng ating luya. Oh my God! Wow! Tinanim po siya. Consider na sa paso lang natin tinanim. Yung tinanim po natin parang ganitong size lang. Ito, ganitong portion, maliit lang. Tapos yan, dumami po sila. So, from isang tinanim natin, dumami po. So bali ito po yung harvest po natin, lilinisan po natin mamaya. Kung mapapansin nyo po pala dito, ito po yung mismong tinanim po natin na luya. So from ganyan, naging ganito po yung na-harvest po natin. So hindi naman siya yung ganun kadamihan kasi yung container na ginamit po natin, maliit lang. Ganito lang po siya na paso. Kung mas malaki yung ginamit nating container, mas madami tayong maha-harvest. Tsaka kung sa lupa mismo natin ito tinanim, mas possible na mas madami po tayong ma-harvest. Pero sa ganitong harvest po, sa container, good na po ito. So bali yan, nalinisan na po natin. Ito na po yung final product po natin. So mga ano din siguro to, mga 7 to 8 times na lutuan din. So mga 6 months naka-harvest po tayo. Pero yung usual na harvest po ng luya, mga 6 to 8 months. So sa case natin, ang ginamit natin sinyalis, yung nag-dry na po yung dahon ng luya. Ito po yung mismong tinanim po natin. Mapapansin niyo po dito, yung portion na yan, yung parang puti-puti. May mga lumalabas na naman na parang bagong usbong na luya. So, itry po ulit natin na itanim ito kung mabubuhay pa rin. Ito po yung harvest po natin. Ibibigay po natin kay Nanang. Bali pa sa lubong po natin sa kanya. Luya for you. Luya for you. Luya for you. Thank you.
Thought she was a